Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang palatuntunang magsisilbing daan upang maliwanagan sa mga katanungang nananatiling walang kasagutan. Channel of Blessing. Buhay na walang direksyon, bibigyang tugon ng salita ng Diyos. Channel of Blessing. Mga karanasang hango sa ibang tao na magbibigay aral at inspirasyon. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang tulay ng biyaya tulad ng ulan, araw, ista, mga puno at mga halaman na biyaya ng Diyos sa ating lahat. Channel of Blessing. Ikaw, ako, tayong lahat ay Channel of Blessing para sa isa't isa, sa kapwa-tao, sa buong mundo. Channel of Blessing. Be a Channel of Blessing today. At ngayon, narito na si Bernadette Alob. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagkikinig sa Channel of Blessing. Makasama natin muli ang program host ng tuklasin natin na mapapakinggan sa Pinoy Stream Versatile Radio and Katipunan Channel. Magandang gabi po, Ma'am Kathy. Magandang gabi rin sa iyo, Sister Virgie, at syempre sa lahat ng mga masugid mong taga-subaybay sa iyong Channel of Blessing. Sister Virgie. Okay, maraming pong salamat, Ma'am Kathy. At para po sa ating mga taga-subaybay, iba't ibang kwento ng buhay ng mga taong tinulungan ni Jesus at kung paano rin tayo matutulungan ni Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay, yan po ang ating aabangan sa ating mga talakayan. Okay, para po sa ating talakayan ngayon, Ma'am Kathy. Ma'am Kathy, naitanong niyo na po ba sa inyong sarili, bakit nangyayari sa buhay natin yung mahihirap na sitwasyon tulad po ng pagkakasakit at namatayan ng mga mahal sa buhay, yung matinding lungkot, Ma'am Kathy? Ma'am Kathy? Bakit nangyayari sa atin? Minsan, may pinapaalala sa atin o kung hindi man, tinuturuan tayo na mas maging matapang, handang humarap sa mga pagsubok sa buhay, at higit sa lahat yung kahit na anong panahon o kahit na anong sitwasyon, huwag mawala yung pananalig sa Diyos. Tingin ko yun yung mga dahilan. Kasi sinusubok yung ating katatagan, yung ating pananampalataya sa Kanya. Sister Bridget. Okay po, ma'am. So ito po ay ating babalikan kwento ng mga kapatid na sina Mary, Martha, and Lazarus. Ito ay mula sa John 11 verse 1 hanggang 45. So sa lugar po na tinatawag na Bethania o Bethany ay mayroong magkakapatid, sina Mary, Martha, and Lazarus. Sila ay tinuturing ni Jesus na mga kaibigan. Madalas, si Jesus ay tumutuloy sa kanilang bahay. Kapag si Jesus ay dumarating sa si Mary ay agad-agad umuupo sa paanan ni Jesus upang makinig. Ngunit si Martha naman ay abala sa kusina upang maghanda ng pagkain. Isang araw ay nagkasakit ang kanilang kapatid na si Lazarus. Ngunit wala si Jesus. Kaya ipinagbigay alam nila kay Jesus na may sakit si Lazarus. So namatay si Lazarus at inilibing. Ngunit wala pa rin si Jesus. Apat na araw na pagkalipas nang dumating si Jesus, nailibing na si Lazarus. Nang marinig ni Martha na si Jesus ay dumarating, agad-agad lumabas siya at sinalubong si Jesus. At sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, kung ikaw sana narito, hindi namatay ang kapatid ko." So sabi sa kanya ni Jesus, "Magbabangon muli ang iyong kapatid." Sabi ni Martha kay Jesus, "Alam ko naman po yun eh. Mabubuhay po siya sa huling araw." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya na mabubuhay yung kapatid mo, hindi lang sa huling araw, kundi sa araw na ito. So, sinabi ni Martha kay Maria na dumating na si Jesus. Pumasok siya sa kwarto, sabi niya, "Nandiyan ang guro, andiyan ang Panginoon." So, si Maria ay lumabas at sinalubong si Jesus.
siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at sinabi niya, Panginoon, kung nandito ka lang sana, hindi namatay ang kapatid ko. So nakita ni Jesus si Maria ay umiiyak. Nabagbag ang kanyang damdamin at siya ay umiyak din. So sila'y pumunta sa libingan at nang naroon na sila sa libingan, inutos ni Jesus na alisin ang mga bato. Ngunit sinabi ni Martha, apat na araw na siyang nakalibing. Panginoon, mabaho na po siya. Ngunit sinabi ni Jesus muli kay Martha, sabi niya, kung ikaw ay magtitiwala, ay makikita mo ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. So si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin sa Ama, at pagkatapos sinabi niya, Lazaro, lumabas ka. At si Lazaro ay lumabas, siya ay nabuhay muli. So yun po yung ating titingnan ngayon, ma'am, mga ilang katanungan. So dito sa story nitong si Mary, Martha, Lazaro, namatay si Lazaro. Pero kung pansinin natin, ma'am, kaibigan. Nung wala pang karamdaman, nandun lagi si Jesus. Pero ngayon may sakit. Wala. So bilang kaibigan, medyo nasa ano kayo ang kaibigan namin? Kung kailan kami may pangailangan, bakit wala siya? Upo. Yeah. Okay. So, mayroong isang katanungan, tatlong katanungan ang ating bibigyan punto rito, mami, no? Pero kayo muna yung aking tatanungin. Bakit sinadya ni Jesus na huwag siyang dumalaw kay Lazaro noong time na yun? I'm Kathy. Sinadya? sinadya ba ni Jesus? Sinubok yung kanilang yung kanilang tiwala sa kanya bilang ano, kasi di ba si Jesus lang laging nandoon sa kanila, pero nung nagsakit hindi na siya nagpupunta doon. Para bang usually kapag ganoon kahit sa ating mga tao, di ba? Parang may panunumbat ka. Bakit yung... Ayun na. Okay lang, kailangan sa kakawala, diba? Para bang feeling ko, sinusubukan din ni Jesus yung kanilang relasyon, yung kanilang pagtingin sa kanya bilang isang kaibigan. Siguro, yun yung dahilan. Dahilan. Okay. Kung papansinin po natin doon sa mga natin doon sa John 11, na kasama ni Jesus ang kanya mga disipulo. So alam ni Jesus na may sakit si Lazaro. At alam niya rin na patay na. Sinabi niya sa kanya mga disipulo, sabi niya, natutulog yung kaibigan ko. Sabi niya, natutulog lang pala. Magigising naman yun, Panginoon. Sabi niya, hindi. So, sinabi niya talaga doon sa verse 14. Sabi niya, nang malinaw, sabi niya, patay na ang kaibigan kong si Lazaro. Pero sabi niya, mainam yun. Wala ako doon at kasama niyo ako para makita ninyo na yung kaibigan kong Lazaro na yon ay mabubuhay muli at makikita niyo. So, meron pala siya, ma'am, plano. Kasi kahit po ito mga disipulo niya, lagi niyang kasama, pero hindi pa rin siya kilala. Kahit si Mary, si Martha, si Lazaro, lagi nilang kasama si Jesus, pero hindi pa rin talaga nila kilala si Jesus. Ngayon, pagka binalikan natin, pumunta si Jesus kasama yung kanyang mga disipulo. Papunta kina Mary. At yun nga, sinalubong siya, pansinin mo agad, ma'am, yung sinabi ni Maria, ni Martha eh, Panginoon, kung nandito ka lang sana, hindi na matay yung kapatid ko. Di ba? Tapos sinabi pa sa kanya ni Jesus na mapubuhay siya. Ako yung pagkabuhay na muli. Ibig sabihin, kaya kong buhayin ang kapatid mo. Pero hindi yun na ibig niya sabihin eh. Ang iniisip ni Martha na huling araw, mabubuhay si Lazarus. Pupunta sa langit si Lazarus eh. Pero hindi niya iniisip yung physical na katawan ni Lazarus ay kayang buhayin
Jesus. Yun po. So, meron palang plano. Meron talagang purpose ang Diyos o si Jesus kung bakit hindi siya dumalaw at hinayaan niya na mailibing muna si Lazarus. Ngayon, ang isa pang katanungan po rito, ma'am, si Jesus ay umiyak. Bakit siya umiyak? Yung si Martha naman kausap niya, hindi siya umiyak eh. Mm-mm. Pero ito si Mary, nakaharap niya, umiyak siya. Umiyak siya. Oo. Opo. Ano yung makita yung ano rito, ma'am? Bakit siya umiyak? Siya, bagbag yung kalooban niya dito kay Mary. Dahil nga, malaki yung tiwala ni Mary sa kanya. At alam niya na kaya niyang buhayin si Lazarus. Pero siyempre dahil kapatid nga si Lazarus, kaya hindi mo maiwasan na kumbaga mangambas, mag-alala. Yun yung tingin ko. So dito po sa scenario po na to, kasi nung lumabas po si Mary doon sa bahay nila, marami po kasi doon mga Hudyo na mga kaibigan nila Maria na nakiramay. So, nung lumabas si Maria, sumunod din sila. Akala nila pupunta sa libingan si Maria. Sinalubong si Jesus. Ngayon, nakita mismo itong mga Hudyo na to. Bakit umiyak si Jesus? So, makikita po natin dito, ma'am, na si Jesus ay may damdamin. Oo. Hindi po siya katang isip, hindi ang Diyos, hindi mo laman totoo, wala namang Diyos . Si Kristo po ay nagkatawang tao. So ramdam niya yung damdamin ng isang taong namatayan. So makita po natin dito na siya ay mapagmahal na Diyos. Mapagmalasakit, nakikiiyak, nakikiramay. So nauunawaan niya ang emosyon ng bawat tao. Yung hikbi natin na hindi natin masabi, nauunawaan po yun, Jesus. At dahil po rito, ma'am, nakita ng mga Hudyo yung pagmamahal ni Kristo dito sa magkakapatid. Kaya yung marami po sa mga Hudyo sa time na yun, ma'am, hindi naniniwala kay Jesus. Kasi meron pa silang hinihintay na Misaya. Meron pa silang hinihintay na tagapagligtas. At para sa kanila, si Jesus po, ma'am, ay isang anak lang ng karpintero. Kaya marami sa kanila hindi naniniwala na si Jesus. Yes, ma'am. Pero dahil dito, nakita po nila yung malasakit ni Jesus. Okay, pangatlong tanong. Paano inaliw ni Jesus yung dalawang magkakapatid? Kung atin po titignan, ma'am, si Martha po muna ang ating titignan, ma'am. Paano niya inaliw si Martha? Diba? Sabi niya kay Martha, sabi niya, mabubuhay yung kapatid mo. Kung naniniwala ka, magtitiwala ka sa sinabi ko. So, salita mismo na galing sa bibig ni Jesus, ang kanyang sinabi kay Martha. Sabi niya, mabubuhay ang kapatid mo. So, yung salita po ng Diyos, ni Kristo, ay maaasahan. Kaya kung papansinin natin, babasahin natin yung mga talata na yan, italaga namang binuhay muli ni Jesus. So, ibig sabihin, si Jesus po, ma'am, ay mahusay na counselor. Iba't ibang tao, iba't ibang approach ng problema. At kung paano niya harapin yung problema, paano niya isosolve yung problema, paano kanya tutulungan, ay depende sa tao kung ano yung need niya. So makita natin dito, ma'am, na talagang kilala tayo ni Jesus. Kilala niya yung bawat tao. So sinabi niya, mabubuhay ang iyong kapatid. Maniwala ka, magtiwala ka. Kaya nung sinabi ni Maria, ay ni Martha na, opo, Panginoon, naniniwala ko na ikaw ang Kristo, ang sinugo ng Diyos na aming tagapagligtas. Yun, doon lang natahimik si Martha. So ang approach po ni Jesus para i-comfort si Martha ay yung mismong salita niya. Sa panahon po natin ngayon, hindi na natin makakahalubilo si Jesus, hindi na natin makausap, hindi natin mahawakan. Sa time nila, nahahawakan nila. Nakakasama nila sa pagkain. Tayo wala, ma'am. Hindi na,
So ano yung proof natin na pwede palang makausap si Jesus? Yung Biblia. Yung salita ng Diyos. Yun po yung Biblia. So kung merong sinabi, kung may pangako po ang Diyos doon, pangako ni Jesus sa atin, so, kung pangahawakan natin po yun, pagtiwalaan po natin yun, totoo po yun. Okay? So yun yung approach niya, paano niya tinulungan na maibsan yung lungkot, yung hirap sa kalooban ni Martha. So kung tinan naman po natin si kay Maria, emotional ma'am si Maria eh. Oo nga. Iyakin. Parang tayo. Iyakin. So idinaan na lang sa iyak. Ngayon, ano yung ginawa ni Jesus nung umiiyak na si Maria? Wala po siya sinabi. Wala siyang sinabi pero umiyak din siya. Nakiiyak lang po siya. Parang ano eh, parang sinasabi niya, nararamdaman ko, nararamdaman mo. Opo, yun. So yun yung approach siya kay Maria eh. So hindi, wala siyang sinabi, ano mang counsel na, ano ka ba naman, para yun lang. Wala eh. Kundi nakita ni si Maria, nakiiyak din siya. Di ba ma'am, ganyan sa mga, halimbawa may patay. Hindi naman nila kailangan yung ating mga advices eh. Oh. Kumbaga, nandiyan lang presensya mo, nakikiramay po kami. O sapat na sa kanila yun eh. Oo. So, si Jesus, italagang hindi lang pakikiramay. Nakiiyak pa talaga siya. So, makita po natin dito na mahusay na comforter si Jesus. Yung talagang, ano yung nalaman ng puso mo, hihirapan ka ba dyan? Sige, iiyak mo lang. So, nandiyan din siya, makikiiyak din siya sa'yo. Kung masaya ka, makikisaya din siya sa'yo. So, ganun po itong Jesus na ito. At dito naman po sa mga Hudyo, ang titignan po natin, ma'am, na maraming Hudyo ang hindi naniwala kay Jesus, sabi ko nga po kanina. Oo. Pero nung makita po nila na si Lazarus ay nabuhay muli, maraming mga Hudyo ang naniwala at nagtiwala kay Jesus, ma'am. So, ibig sabihin, blessing pala yung pagkamatay ni Lazarus. Mm. Dahil actually talaga nakita nila mismo yung kapangyarihan na ginawa ni Jesus. Sa time po na to, hindi patago na ginawa ni Jesus, hindi binuhay si Lazarus patago, ma'am. No. Sa harapan ni Maria, ni Martha, no. Sa harapan ng kanyang mga disipulo, no. At sa maraming Hudyo, nakita po ng maraming Hudyo. So, ang galing po ng story nito at yung pinapakita ni Jesus sa atin na ang kanyang salita ay makapangyarihan, siya ay comforter at imposible sa tao, posible sa Diyos. Okay, Ma'am Cathy, meron kayong dagdag na katanungan or dagdag na natutunan? Oo. Actually, talagang ang lesson dito maraming mga tao dun sa panahon ni Jesus, yung nakita, nakausap nila, nakasalo nila sa pagkain si Jesus. Pero kita mo yung iba, nag-alinlangan, hindi naniniwala, diba, na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao para tulungan ng tao. So, dahil dun pinakita ni Jesus na pinakita niya sa harap ng maraming tao na marami siyang kayang gawin para makita niya na siya talaga yung Diyos. At kahit sa panahon natin ngayon, Sister Bergie, siguro sa pamamagitan ng Biblia at sa pamamagitan ng mga yung nangyayari sa atin na mga hindi mo lubos isipin na mangyayari, malalagpasan mo. Mm-hmm. Yun lang isang matibay ng na talagang may Diyos nandiyan si Jesus. Lalo na tayo mga nananalig sa Kanya. At mararamdaman mo naman yung spirit. Alam mo yun, Sister Bird? Mm-hmm. Mararamdaman mo yung spirit. Kaya talagang malinaw yun na ang ating Diyos ay laging nandiyan. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon,
Pero siyempre, minsan nangyayari sa atin na may mga ano tayo, may mga kumbaga parang nagkakasakit tayo, namamatay tayo, nasasaktan tayo. Pero para ipaalala sa atin na may Diyos. Opo. Diba? Kasi minsan akala natin ano eh, porque laging alam natin nandiyan lang siya, nandiyan siya. Binabaliwala natin eh. Mm-hmm. Yun? Eh, pinaparamdam niya na nakakalimutan niyo ko. Nakakalimutan niyo na manalig sa akin. Kaya minsan, kinukurot niya tayo. At kung minsan, kung sino-sino yung sinisisi natin, yung pala, may mga pangyayari sa buhay natin, ma'am, na may plano yung Diyos at hindi lang para sa ating sarili yung purpose doon. Kasi niyo kay Mary, kay Martha, hindi lang para sa kanila, ma'am, eh. Correct. Kundi para doon sa mga estudyante niya, yung kanyang mga disipulo, kasi gusto niya pa rin turuan yun, eh. Lalo na yung mga tao sa paligid nila Martha at Mary. Correct. Marami siyang, minsan kasi, ma'am, tayo nagkakaroon ng pagkaawa sa ating sarili. Natural naman po yun, eh. Na, lalo na kung nakasentro lang yung ating paningin sa ating mga problema. Yung mga, naku, paano na kami ngayon? Paano kami makakaahon? Naku, ang hirap nitong sakit na to. So, nakatingin ka lang yan sa sarili mo eh. Hindi mo nakikita ang iba. Mas malala pa pala yan sa sakit mo. Opo. Pero, nakaka-recover sila. Tapos, hintay-hintay ka lang. Eh, wala naman po mangyayari, ma'am, talaga. Pag tinignan mo yung sarili mo, magkaroon ka ng awa sa sarili mo at iiyak ka na lang sa isang sulok. Wala ka nang gagawin kundi magreklamo, wala talagang mangyayari. Pero kung titingin tayo sa ating Creator, yun lagi yung sinasabi po natin. Si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao. Creator po siya. Siya yung nagbibigay ng buhay at siya rin ang kumukuha ng buhay. Kaya kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, alam niya po yun lahat. Pagamat hindi natin minsan nauunawaan. Yes, and sometimes hindi mo ayaw mo man na mamatayan ka o whatever. Kumbaga ano yun eh, may matinding dahilan. And Opo. That is the best for all of us. Diba? Mm-hmm. Kaya talagang ano, may naalala lang ako sa Sir Virgie eh. Kasi meron akong isang kasamang reporter na taga Manila time siya at namamatay lang ng kanyang anak, no? Lahat nagdarasal para sa kagalingan. Yung anak niya merong sakit na nagsiseizure. Opo. So, meron pang isang uri ng sakit na ano na talagang mahirap eh kapag inatake yung bata. Dumating siya talaga sa ano, 7 years old yung bata ngayon. At kumbaga syempre critical, nag-critical siya. Pero sabi nga brain dead na kasi nga 3 hours na dire-diretsong nagsiseizure yung bata. Dahil nga hindi mo maiwasan dahil sa sitwasyon ng mga hospital din. Pero sabi ko nga sa kanya, kailangan tanggapin mo kung ano yung nangyari. Masakit, totoo. Walang kasing sakit sa magulang yun eh. Pero sabi ko sa kanya, meron pa siyang isang anak na naghihintay sa kanya ng pagmamahal din niya. Opo. Dalawa kasi anak niya, mas bata yung naiwan yung buhay. At may dahilan para hindi na rin mahirapan ang physical na katawan nung anak niyang namatay. Diba? Kasi every time na magsiseizure yung bata, syempre, hirap ang katawan, kahit silang mga magulang, talagang malaki ang ginagastos. So, may mga bagay sa buhay natin na talagang minsan ayaw man natin, pero nagdedesisyon ng Diyos para sa atin. Diba? Kasi yun yung pinakamabuti para sa lahat. Sir Virgie. And itong lesson natin ngayon, yun yung ano, parang nag-reflect sa akin. Minsan, no? And
condolence, hindi lang dun sa kasamaan ko, kundi sa lahat ng mga namamatayan ngayon dahil sa sitwasyon. Pero kapit lang, huwag makalimot na magdasal, humiling ng gabay, at tumingin ng kalusugan, mabuting kalusugan, hindi lang para sa pamilya natin, hindi lang para sa sarili, kundi para sa sangkatauhan. Yun lang sa sabi. So, ma'am, makita pa natin dito yung lesson na sa buhay na pinakita ni Jesus at sa bawat sitwasyon ng problema, ang dami ko pong natutunan bilang hindi lang po Sunday school teacher, kundi nagtuturo din ng Bible sa mga bata. Na bawat problema po, ma'am, hindi iisa ang solusyon. Hindi lahat ng lumalapit sa atin, eh kailangan talaga nila ng counsel. Kailangan ng dakdak o salita, advice, hindi eh. Minsan may mga tao na lumalapit sa atin, ang gusto lang nila, pakinggan lang sila. O sige, umiyak ka, iiyak mo, pakikinggan lang kita. Hindi nila kailangan ng mga advices. Bukod pa po rito, natutunan ko na mayroon mga pangangailangan bawat tao na hindi, oo, Virgie, hindi ko kailangan ito, ito kailangan ko. Minsan, financial, na hindi naman ang hihingi. Pero kailangan nila ng tulong. O kaya, talagang isusubo na lang sa bibig para may makain, malagyan ng sikmura. Ito yung Jesus na ating inaaral, ma'am. Kaya niyang punan ang bawat pangangailangan ng bawat tao. Bagamat tayo, hindi natin alam ang pangailangan ng bawat isa, hindi natin kayang bigyan ng solusyon, pero si Kristo po, si Jesus po, ay kaya niya. So matutunan lang po natin sa ating mga nakikinig ngayon, hindi po reliyon ang aming itinuturo dito, kundi mismo yung creator natin na nagkatawang tao, na hindi lang spiritual ang kanyang tulong, kundi anuman ang kailangan natin. So ito po yung huling salita na aming iiwanan sa inyo. Alam ni Kristo ang pangangailangan ng bawat isa. Mentally, emotionally, physically, higit sa lahat, spiritually. Maraming pangyayari sa buhay natin na hindi natin maunawaan. Ngunit pinapayagan ng Diyos na mangyari at lahat ng ito ay para parangalan ang kanyang pangalan at para sa ating ikabubuti. Hindi lang ang nais ng Diyos na tayo ay gumaling sa ating mga sakit, kundi nais niya na tayo, pag nawala na sa mundong ito, makakasama niya tayo doon sa langit. Buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Naway inyong nakapulutan ang aming mga ibinahagi sa inyo. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin. At maraming salamat kay Ma'am Cathy. Ma'am Cathy, thank you po. Maraming salamat, Sister Virgie. At muli ay paalala po namin, kay Kristo may pag-asa. Be a channel of blessing today. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong napakinggan si Bernadette Alob. Naway kinapulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang mga ibinahaging kaalaman sa inyo. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang gagabay sa inyong buhay at kinabukasan. Be a channel of blessing today. Ang Channel of Blessing ay mapapakinggan sa Pinoy Stream Versatile Radio. Mapapanood din ang sariling komposisyon at awitin ni Bernadette Alob sa kanyang YouTube account. Mga himig at awiting tatagos sa inyong mga puso at kaluluwa. Be a channel of blessing today. Hanggang sa muling pagtatanghal.